Sa buwan na ito ay pinagdidiriwang ng buong mundo ang Mental World Health Day. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang pagkakaroon ng malusog na katawan at pati na rin ang pagkakaroon ng malusog na pag-iisip. World Mental Health Day is celebrated on the month of October aimed at raising awareness and spreading education about mental health issues across the globe. Dahil sa pandemya ay maraming mga tao ang nakakaranas ng mga iba't ibang sakit sa pag-iisip sa buong mundo, pati na rin ang mga OFW na nagtatrabaho abroad. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay maagang namamatay. Sobrang hirap maging OFW, alam natin yan. Dito mo mararanasan ang iba't ibang klase ng sakit sa pag-iisip, lalong-lalo na ang stress, pressure, at depression. Marami na rin tayong nababalita ang mga kababayan na hindi natiis ang problema dito sa abroad, kaya ang iba ay nauwi sa suicide. Dahil akala ng karamihan ay madali at maganda ang buhay dito abroad. Kaya marami sa ating mga kamag-anak na naiwan sa Pilipinas ay hindi naiintindihan ang ating sitwasyon dito sa ibang bansa. Kaya sa lahat ng mga OFW na nakakaranas kayo ng iba't ibang klaseng sakuna sa pag-iisip, stress sa trabaho, o depresyon dahil sa hindi magandang karanasan sa opisina o sa ating mga amo, ay huwag po tayong tumahimik na lamang dahil marami namang pwedeng tumulong sa atin upang maiwasan ang ating problema, lalong-lalo na kung ito ay hinggil sa ating mental health. Ang usapin na ito ay napakaseryoso sapagkat ang pagkakaroon ng mental health problem ay hindi naman natin napapansin sa imba. Ang usapin na ito ay napakaseryoso sapagkat ang pagkakaroon ng mental health problem ay hindi naman kadalasang napapansin natin sa iba hanggang ito ay huli na ang lahat. Nalalaman na lang natin kapag ito ay huli na, kapag ang isang tao ay nagpakapatay na dahil sa depression. Kaya tayong mga OFW ay nararapat lamang na may malawak na kaalaman hinggil sa mabuti at malusog na pag-iisip. Dahil tayong mga OFW ay kadalasan mag-isa lamang dito sa abroad, walang mga kapamilya o mga malapit na kaibigan na maaring umalalay sa atin kapag tayo ay nagkakaroon ng mga mental health issues. Maraming salamat po.